Hi guys, it's me, Levine, and welcome back to my channel. So for today's vlog, yes, mag-haul tayo, but this time, total different. Kasi mga hinuhaul ko before, puro makeup, skincare, at damit. But this time, mag-haul tayo ng mga newborn essentials na pinagbibili ko for baby number 2. And I'm very much excited kasi ang dami ko ng time ngayon, guys, kasi naka-leave na ako sa work. So, eto na, may panahon na ako para mag-organize ng room ni baby, mag-ayos ng hospital bag. And kabuanan ko na actually, no? 35 weeks na ako ngayon and ngayon pa lang ako nag-ready ng mga ganito. Pero ang ginawa ko guys, I think 2 months ago, nag-start na ako mamili pa konti-konti, pero hindi ko pa ino-organize talaga. So ngayon, since mag-organize ako, sabi ko, why not, i-share ko sa inyo at mag-haul ako ng mga pinagbibili ko for baby number 2. So ito yung mga newborn essentials. Ito yung mga newborn essentials ko for baby number 2. So, yan, shopping haul tayo, pero motherhood this time, no? So, more on mga pang-baby stuffs na tayo. And, ayun na nga. Teka lang. Hinihingal ako. Alam nyo, grabe. Bilis ko na talagang hingalin ngayon. Yung chumichika lang ako, feeling ko nagja-jogging ako. Pinukulang ako ng air. So, I think kailangan dapat may tubig ako sa tabi ko, no? Kasi mukhang matagal-tagal na chikahan to at matagal-tagal na sit-down video ito. Pero ayun na nga, 35 weeks na ako guys. Pakita ko sa inyo yung chan ko. Ito na siya, diba? Bigla siyang lumaki, bigla siyang nag-pop. As in, pagdating ng 6 months pa lang, biglang lumobo yung chan ko. So ayan, hindi ko alam kung ready na ba akong umiri-iri ulit, no? Kasi kay Calvin guys, CS ako. Pero na-experience ko mag-push, 26 hours ako nag-labor kay Calvin, pero ang end up, emergency CS. So, this time naman, meron na akong scheduled CS. Pero, ang sabi ng OB ko, tinanong niya ako, if mauna ba daw yung labor, gusto ko ba daw itry yung normal delivery? So, for me, why not? Kasi, gusto ko pa rin ma-experience yung normal delivery. And, another thing, ang bilis ng recovery. So, na-experience ko with CS, ang tagal. It took me 3 months para makabalik talaga sa mga normal routine ko. Anyways, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga pinagbibili ko for baby number 2. Actually, may realization talaga ako. Ibang-iba ang firstborn sa secondborn. Talagang guys, puro branded and brand new. Saglit lang na gamit. So, yun yung realizations ko na hindi siya practical. So, this time, sa second baby, mas magiging practical na tayo kasi syempre mas marami ng expenses, 2 na silang anak namin, so mas kailangan na namin mag-save. So ngayon, itong mga pinagbibili ko, halo siya. Mostly, bumili ako ng mga second hand, lalo na ngayon sa Facebook Marketplace dito sa Canada guys, kung yung mga binibenta nila, para siyang brand new pa din, parang hindi masyado nagamit, pero yung price sobrang pasok sa budget talaga. Pero yung iba na essentials, binili ko brand new. Like yung mga breast pump. Syempre, ayoko naman na hindi brand new yung breast pump ko. Kasi syempre, ganun-ganun na sa dede ng iba yun. Pero okay lang din naman. Nothing bad naman. Pero for me kasi, bumili ako ng electric na breast pump. So gusto ko na may mga warranty. Kasi syempre, pag marketplace, pag mga something electric, hindi mo na maisusoli yun. So risk din mamili sa marketplace ng mga second hand na kanya, yung mga electric na gamit. Dito muna tayo sa mga small items na ni-ready ko. So, first item natin is itong newborn bottle. So, this is the Tommy TP. Ayan. So, actually, ito newborn bottle to. And yung flow niya is slow flow. Think reliable na brand to, si Tommy TP. So, try na lang natin. Kasi kay Calvin, Avent yung na-try ko. Pero, eto hindi pa. So, try natin this time. And, 4 bottles siya, guys. Eto. Itsura niya. Ayan. Ayan. Parang ang soft. Hindi ako masyadong namili din ng newborn bottles. So, 1 year naman ang maternity leave dito sa Canada. So, naisip ko na, most of the time, mas gusto ko mag-breastfeeding kami ni baby kesa mag-depend sa bottle. Kasi, experience ko with Calvin is nagkaroon siya ng nipple confusion. So, maaga nag-stop si Calvin sa akin dahil nga parang mas gusto niya yung bottle. So, ayun. Bumili lang ako para just in case na kunwari pamatutulog siya or kailangan ko siya iwanan kay la mama or kailangan ko siya iwan kay Daddy Leo. Meron pa rin kami nila. Next is itong lanolin na Lansino.
nipple cream siya. So, based experience ko kay Calvin, this month ng breastfeeding ko, sobrang sakit. Ang hapde sa nipples. So, this time, mas prepared na tayo. Bumili na ako ng mga cream na pwedeng makapagpa-soothe ng dryness ng ating nipples. So, ayan. Ito yung nakikita ko na maganda ang review. So, why not try natin? Ito siya, ayan. So, sana effective. Kasi, alam nyo naman, dati kay Calvin, nagdudugo talaga yung nipples ko sa sakit nun. And next is, bumili din ako ng nursing bra. Amazon lang to, guys. So, parang 3-pack na $35. Tatlo na siya. So, ayan. So, dahil nga plan ko na mag-breastfeeding this time, and I think longer ang aming breastfeeding phase ni baby number 2. So, nag-invest talaga ako sa mga, ayan, sa mga breastfeeding na gamit, diba? Kasi nga, alam nyo ba, na talaga ako na motivate mag-breastfeeding dito. Kasi medyo mahal ang gatas. So, kung mag-breastfeed ako, malaki yung matitipid namin when it comes to milk. So, pwede ko pa isave, pwede ko, alam nyo, ilagay sa bank account nila. Diba? Yung mga may ipon ko for them. Pero, ayan. Wish ko lang talaga na sana malakas yung milk ko. Nagpabili nga ako ng mga malunggay capsule sa Pinas eh. Para, alam nyo, makapagpagatas tayo ng marami. Next is, itong brush, newborn brush. Ayan, may comb na siya and may brush. And bumili din ako ng newborn nail clipper. So, ito lang. Bumili na rin ako ng bottle brush. Ayan. Diba? Para lang may panglinis sa tayo ng bote ni baby. Ayan. And then, bumili din ako ng towel. Kasi nga, wala akong masyadong towel pa. So, sabi ko, buong kailangan ko bumili ng mga baby towel. Ayan, ganyan. Pamunas lang. Organizer, closet, storage box. Ayan. Bumili kasi ako sa IKEA ng cabinet. So, para organize yung mga damit sa loob ng cabinet, bumili ako nito. Ito siya. Yung parang pwede mong may mga damit sa loob. So, para pag inopen mo yung cabinet, mas organized. Bumili lang ako ng, actually, hindi ko alam kung newborn essential ba to. Siningat ko na rin sa shopping ko. Kasi nakasale siya from $79 na lang. So, ayan, parang makeup bag. And then, lalagay ko yung mga essentials ko naman dito, yung mga personal things ko. Like, lalagay ko kasi siya sa luggage, sa hospital bag. So, toothbrush, facial wash, para pag doon na kami sa hospital, yung Daddy Leo, naka-organize yung mga gamit ko. Ito. Isa to sa mga mahal na binili ko for baby. Investment siya eh. Ayan. Ito yung Dr. Brown's Double Electric Breast Pump. Ayan. Ayan. So, diba? Hospital grade na electric pump na to. Actually, natagalan ako mag-decide kung ano bang breast pump ang bibilin ko. Since sabi ko nga na kailangan kong lakasan yung milk supply ko. Plan ko talaga mag full time ng breastfeed ngayon. Ayoko talaga mag mix ng formula this time. So, nag-invest talaga ako sa breast pump na maganda. And I hope maganda siya, no? So, hindi ko pa nga siya nabubuksan. Gusto kong buksan ito on a separate vlog. Kasi gusto ko gawa ng unboxing. And gagawan ko rin siya ng review. Kasi malay mo, maka-reach siya ng mga brands for baby, diba? So, why not? So, try na lang din natin gawa ng separate video to. And alam ko, marami din dyan mga momshies na naghahanap ng mga breast pump. So, i-separate video na lang natin para mas detailed and hindi masyadong humaba tong vlog na to. No? Ito, second hand lang to, guys. Ayan. Bumili ako ng Angel Care na bath seat niya. Ayan. Ang dami ko nakikitang good reviews about it. So, tinignan ko siya sa store. Ang brand new price niya is around 40. So, plus tax siguro mga 45. Pero nabili ko to ng $15 lang sa marketplace. And hindi siya masyadong nagamit. Tignan nyo naman, parang bagong-bago pa. You know? Hindi siya masyadong nagamit. So, praktikalan lang, di ba? $15 over $45. Siyempre, ito tayo sa $15. Fresh. So, since nandito na siya, ayan, pakita ko lang sa inyo. May binili akong rolling cart. Ito, medyo mahal din to. Pero wala akong makita kasi nagbebenta sa marketplace. Eh, gusto ko nang i-organize yung gamit ni baby. So, ayan, I'm planning to put here yung parang
yung mga essential si baby, like, nandito na yung diaper niya, tissue, bulak, ayan, bumili din ako nito sa dollar store, ayan, no? Pakita ko sa inyo. Teka, buksan na natin. This one, pwede ko ilagay yung cotton buds, tissue, or like cottons, para pag nakapatong siya, nakatakin ko lang, and then kumpleto na yung gamit. Dito ko ilalagay yung breast pump ko. Kapag nagpapump ako, andito lahat ng gamit, hindi kalat-kalat. So, parang isang hatakan ko lang, andito na siya. So, yun, mga wet wipes and everything, tissue. So, excited na akong i-organize. This next na binili ko is itong tawag dito, diaper bag yun. Diaper bag ni baby. So, paglalabas kami, ito yung bibit-bitin namin na gamit ni baby. Hindi ko pa nga naaayos, kaya gusto ko na talaga i-film to at makapag-haul na kasi gusto ko nang ayusin yung bag ni baby. Ayan. So, yan siya. Oh. Laki ng space niya. Eh, naka-sale to. So, ito na lang kinuha namin ni Daddy Leo. Para pag mamamasyal kami, sasabit lang namin dun sa, ano niya, sa ilalim lang pala ng stroller niya. And then, dito lahat ng gamit niya. And then, pumunta kami ng Carter's store. Nakakita ko ng mga super sale na damit. Hindi naman ako namili na masyadong marami. Yung mga naka-sale lang, niready ko lang para in case lumaki-laki si baby. So, katulad nito, knitted siya. Tapos, Carter's siya, ha? Ayan. Hulaan niyo yung magkano lang siya, guys. Knitted siya, oh. Ayan. So, ang original price niya is $20. Tapos, may 50 off siya. So, naging $10 na lang. Tapos, may extra 25 off pa. So, around $7 ko na lang nakuha to. Ang kapal niya pa, oh. Ang ganda. Pang 12 months na to. Binili ko lang, niready ko lang. At alam niyo naman ang style dito sa Canada. Pag may nakita kang sale, bumili ka na pa konti-konti. Tapos ipunin mo na lang. Kasi nga, mas dun ka makakatipid. Kesa on the spot kang bibili. Tapos regular price. So ito, pang 6 months naman. Ayan. Kasi wala pa masyadong damit si baby din. Kasi nga, lahat ng damit ni Calvin, ng mga pang 1-year-old, 2-years-old siya, iniwan namin sa Pinas. So, wala talagang gamit si baby. So, kailangan ko mamili ng mga damit niya. Hanggang 3 years old. Pero pagdating ng mga 4 years old, may mga damit na kami dito. 4 to 5, 6, yan meron na. Then, ito, I think $7. Set na siya. Merong medyas, may pants, and then may long sleeves. Ayan. Actually, parang pang babae nga ito eh. Pero, pwede naman. Pants, o diba? Bumili ako ng swaddle. Mabango na siya at malinis na siya kasi nilabhan ko na. Kaya nakatanggal na siya sa packaging. Para sa akin naman, bumili ako ng diaper. Actually, di ko alam kung maganda ba to, pero bumili ako ng diaper lang para pagkapanganak ko kasi di ba duduguin ka. So, ayun, nag-ready lang ako. Para siyang, ayan. Para sa akin to. Para pagka-tease, after ko manganak, naka-ready na rin. Meron akong dalang diaper. And also, namili din ako ng newborn diaper for baby. Nasa luggage na, hindi ko na ilalabas. And then, pakita ko na sa inyo yung mga big purchase ko para sa room niya, okay? Yan guys, binili ko to sa IKEA. Brand new. So, around 120 ata ito. Para siyang, hindi siya rocking, pero nagsisway siya. So, maganda siyang breastfeeding chair. Ayan o, para kita ko na lang sa inyo. Ayan o, kumaganto-ganto siya. Kasi parang nag-move-move siya eh. So, nakakarak din siya, in a way. And, yan, basta maganda siya. Tapos, ito yung binili kong cabinet sa IKEA. Yan. So, dito ko lalagay yung organizer na binili ko para organize ko na yan. Hindi ko pa inaayos. Sabi ko, ngayon ko pa lang siya ayusin. Pero nalabhan ko na lahat ng mga bago niyang damit. And then, itong bassinet. Hinihingal ako. Ayan. Binili ko to sa marketplace. Ayan. I think $40 ang bili ko dyan. So, sulit na, di ba? Parang bagong-bago pa, guys. Tingnan niyo, parang hindi siya nagamit talaga. Ito, ilalagay ko to sa tabi ng bedroom namin ni Daddy Leo. Para pag dun siya matutulog sa amin, hindi siyang higaan. Tapos, ito naman yung isa. Bumuli din ako ng crib. Pero second hand lang yan. Hindi na ako nagbili talaga ng bago. Ang ganda pa o, ang ayos pa. Diba?
Tapos nabababa at naangat to. Then ito, binili ko rin to. Actually, hindi yan para dyan. Si baby wala siyang pillow, guys. Para yan sa breastfeeding, nursing pillow ang tawag dito. Binili ko to sa marketplace din. $10 lang, may kasama na siyang nursing cover. Eh, nilaban ko na lang. Linis pa, oh. Naka-plastic pa yan ngayon yung binili ko, eh. Tapos, guys, yung binili ko na crib, crib lang talaga yan. Bumili na lang kami ng brand new na foam. Para syempre, di ba? Ayoko naman na gamit na yung mattress ni baby. So, yung mattress niya, brand new yan. And bumili din ako ng brand new na cover. So, ayun. Di ba? Ang only issue nitong crib nito, ayan. Nabakbak na yung ito. Pero pwede ko naman siya papinturahan na lang. And hulaan nyo guys kung magkano ko siya nakuha. $50 lang. So, pwede na. Diba? Not bad. Tapos, pag naging toddler na siya, pwede nang ibaba ito hanggang dito. Na-adjust siya. So, pwede niya nang gamitin ulit. So, matagal-tagal niya magagamit to. So, good investment ito. Hi guys, hiningal ako. Grabe. Hiningal ako sa vlog na yon, no? Grabe talaga. Ang bilis-bilis ko na mahingal ngayon. Tapos, tignan niyo yung itsura ko. Parang manas na ako. Malapit ako manganak, guys. Alam nyo, nung huling nag-check up ako, last week, at 35 weeks, 1 cm na ako. Kaya pala madalas nang naninigas yung chan ko, medyo kumikirot-kirot na. Yung Braxton Hicks, yung tinatawag na false labor, madalas ko na siyang nafe-feel. Pero I'm praying talaga na huwag muna siya lumabas. Sana mahintay muna niya sila mama at papa dumating dito para may mag-aalaga kay Calvin. Kasi hirap, di ba? I mean, okay naman na may mga friends kami nag-offer, pero syempre, ayoko naman silang istorbohin kasi may mga trabaho din sila. So, kung sana hanggat maaari, sana mauna sila mama and papa. So, ayan, ito pala, wall decoration ni baby. Ayan, mas regalo sa amin. Tapos yan, meron na, nakaset up na yung car seat ni baby sa kotse. Tapos ito yung stroller niya. So, yan, nakamenos kami dyan kasi niregalo lang ng friends ko yan. So, ayun, I think na-share ko na sa inyo yung mga pinagbibili ko na important. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to. Pasensya na kung hinihingal-hingal ako. And ayun, praktikalan talaga tayo this time. And natuwa lang ako na ang Facebook Marketplace dito sa Canada, eh, yung mga nagbebenta, mura siya. And at the same time, ang gaganda pa ng quality, parang hindi masyadong nagamit. So parang kulang na lang ibigay na lang nila sa akin yung mga binibenta nila. I'm really happy. Kaya nga parang ngayon natutuwa ko na, okay, sige, bago ako bumili ng brand new, hinahanap ko muna kung meron sa marketplace. Pag wala talaga, and then wala akong mahanap na good deal, tsaka ako magbabrand new. So ayun. And depends din nga sa gamit na bibilin ko. Pag tingin ko naman na kailangan sanitary talaga, syempre gusto ko brand new. Pero yung mga bagay na pwede mo naman labhan, hugasan, or what? Like, yung crib, pwede mo naman punasan. So, okay naman yan. Pero yung mattress, brand new talaga. Kasi, syempre, hindi ko naman alam kung sino yung mga humiga doon. So, baka mamaya makakuha pa si baby ng sakit or what. So, syempre, ingat pa rin tayo. And, lagi nalang i-sanitize, no? So, yun. So, yun guys. Thank you so much for watching this video. Sorry kung shaky. Kasi hawak-hawak ko lang. Ayan, ganyan siya. So, ayan. Thank you so much for watching this video. Kung hindi ka pa part of family, please do subscribe and click the bell button right after watching. And see you in my next vlog. Baka naman sa next vlog ko, mga anak na ako. Huwag naman sana. Sana makapag-film pa ako. Kasi gusto ko muna masulit ang aking me time, ang aking maternity leave. Kasi pag lumabas na siya, di wala na. Kung mater- ano na? Alaga na tayo ulit. Full time. So, guys, thank you so much. And God bless you all. See you in my next vlog.